Hello, hello mga ka-right click! Andito na naman tayo ulit para sa Learn Basic. In this tutorial, I will teach you how to clone a hard disk. So, okay, there are instances that we need to clone our hard disk or our files. It can be SSD or hard disk drive or from hard disk drive to SSD. Okay, so ang cloning ay maraming way, maraming approach. So ang ituturo ko sa inyo ng approach, yun pinakamadaling approach lang. Okay, so yun madali nyo tandaan. Pero bago yun, pag-usapan muna natin kung ano yung mga do's and don'ts sa pagkukloning o kung ano yung mga kailangan nyong bantayin sa pagkuklon. Okay, so if you like this video, please give me a thumbs up and click on subscribe button and notification bell to notify when new videos are released. And if you like to watch more of our videos, just click on Learn Basic icon, click on Videos tab, and search what videos you like. For easy search, press Ctrl F on your keyboard and type in the title you want to search. Thank you. So, bakit nga ba tayo natuklon? Or ano yung benefits nito? So, marami siyang benefits. Ang isa sa mga benefits na yon ay sabihin natin, meron kang computer 1, desktop, at punong-puno na yon ng mga apps or ng mga programs or ng mga games, ganun. Sabihin natin, at gusto mo yung ganong klaseng setup. Ngayon, yung ganun sa klaseng setup, gusto nyo rin na ganun din magiging setup sa computer 2, computer 3. Pag hindi kayo marunong mag-clone, ang gagawin nyo doon sa computer 2 ay mag-install ulit ng panibagong lahat-lahat. OS, drivers, application, mga Word, Microsoft PowerPoint, mga games, mga Google Chrome. So, tatagal ang trabaho nyo. Mag-waste kayo ng maraming time. So, pag marunong kayo mag-clone, hindi nyo na kailangan mag-install ng isa-isa. Okay, so ang kung anong meron sa PC 1 or sa computer 1, pag i-clone mo 'yon, 'yon din ang makikita mo sa computer 2, computer 3, computer 4 and so on. Okay, so 'yon ang pagko-clone. Hindi mo na kailangan ulit-ulitin pa 'yung ginawa mong trabaho doon sa iisang computer para lang magaya mo 'yon or ipareho mo doon sa pangalawang computer. Okay? So, pwede rin laptop. Yun tulad ng sabi ko. Sabi natin, laptop, may dalawang laptop pero parehong model and version. Acer, ganun. Sabi natin, i3. So, pwede mo rin siya i-clone. Sabi natin, nag-install ka dun sa isang laptop. Tapos, okay sa'yo yung ginawa mo. At gusto mong ganun din dapat dun sa next na laptop. So, pwede mo i-clone yung hard disk or SSD from one laptop. Then, pag na-duplicate mo na yung clone or nagkaroon ka na ng dalawang SSD, isalpag mo na doon sa another laptop. Pwede rin yung ganun scenario. Tulad ng, pero pwede rin ganito scenario. Tulad ko, sabi natin yung laptop ko, meron 500 gig na size. Then, natatakot ako baka biglang masira yung hard disk ko kasi minsan hindi natin alam kailan masira. So bago pa siya masira, dapat na-clone na ako ng isa pang extra na hard disk or SSD. So sabi natin okay sa akin itong laman ng laptop ko, application, importante lahat sa akin to. So i-clone ko na yon at sa isang i-clone ko na yon papunta doon sa isa pang SSD or hard disk, then itago ko na lang muna yon sa drawer o kung saan yung gusto itago para kung masira man yung hard disk nyo or SSD ng laptop nyo, walang problema kasi meron na kayo naka-backup na kapareho na mga apps, mga games, mga application doon sa laptop nyo.
Okay, so yun yung mga benefits. At mabilis lang yung trabaho kasi naiiwan nyo lang. Okay, so gagawin natin mamaya. So, ang isa pang kagandahan sa cloning ay hindi lang siya sabihin natin pang files to files. Pwede rin kung mga games to dito at gusto mo magkaroon ng backup games kasi gusto mong ibenta. So, pwede mo yun i-clone silang dalawa. So, i-clone mo yung isang hard disk papunta doon sa isang SSD or hard disk na puro lang games ang laman. Puro lang games, then ibenta mo yun. Pwede rin yung ganun scenario. So, basta pag sinabing clone, kung anong makikita mo dito sa isang hard disk, yun din ang makikita mo doon sa isang hard disk or SSD. Okay? So, ganun yung pag-clone. At napakabilis lang. Pwede mo lang iwanan. Hindi magpo-cost ng time sa iyo. Hindi ka ma-waste ng time. Okay, so pwede rin tayo mag-clone ng from hard disk to SSD or SSD to SSD. Pwede rin or hard disk to hard disk. So either way pwede. Ang binabantay niyo lang dito yung size nila. Okay, so babantayin niyo yung size ng hard disk or ng isang SSD. For example, yung hard disk mo ay meron 500 gig. Tapos punong-puno na to. At gusto mo i-clone papuntang SSD, pero yung SSD mo ay 250 gig lang. So, since na 500 to at punong-puno na, hindi pwede 'yon. Hindi siya kasha, hindi magko-clone 'yon gagawin nyo. Yung gusto niyo gawin, hindi mag-take effect. Okay, so pero pwede rin ganito. Kung 500 gig tong hard disk nyo, tapos 250 gig lang to SSD, pero ang laman nito ay hindi pa umabot ng 250 gig, pwedeng-pwede yon i-clone. Kasi hindi pa siya umabot ng 250 gig na size. Maski 500 gig siya or 1 terabyte tong hard disk mo yung capacity nito, pero hindi pa umabot ng 250 gig, which is gusto mo i-clone doon sa 250 gig na SSD, pwedeng-pwede yon. Okay, so ganun din sa SSD. Pwede ka rin mag-clone ng from SSD to hard disk. Importante, babantayin nyo lang yung size niya. Okay? So, yun ang isa sa mga rules. At may isa pang rules ay dapat parehong chipset. Pag sinabing chipset, like ito, A320M, ito ang chipset. So, A320M Pro BD/S, which is yung paborito kong board. So, MSI, pwede mo rin ito i-clone papunta sa, kung ang hard disk gagamitin mo ay papunta sa A320M Pro E. Pareho silang chipset ng MSI. So, pwede rin gamitin mo yun, clone mo na hard disk papunta sa A320M Pro BD Plus. Kasi parehong chipset, A320. Okay, so, yun ang tatandaan nyo. Walang problema, pwede nyo i-clone basta kaparehong chipset. So what if ibang brand na o ibang manufacturer like Gigabyte? So pwede pa rin kasi pareho silang A320M. Okay, so basta kaparehong chipset, pwedeng-pwede. Asus A320, pwede yon. Ito yung tinatawag na chipset. Okay, so kung makita nyo yung chipset A320, so pwede kayo mag-clone. Pwede yung hard disk nyo, yung gagamitin nyo na hard disk or SSD na galing sa, sabi natin, galing sa kay MSI, gusto nyo gamitin doon sa isang MSI din na ibang model, pero A320 na chipset, pwede yon. Or gagamitin nyo sa ibang manufacturer or brand na motherboard like Gigabyte, pwede rin yon. So ang mangyari lang dito, kung galing ang hard disk nyo sa A320 Pro BD/S or sa MSI, pag ginamit nyo yun dito sa Gigabyte, mawala kayo ng mga drivers like sound drivers, lalo na video drivers or graphics na drivers, mawawala yon. So i-install nyo na lang. So ang downside nito, minsan pag in-install nyo, minsan nagbo-blue screen. So pwede nyo rin i-uninstall muna yung drivers
video card drivers ng MSI, then bago kayo mag-clone para hindi siya mag-conflict, mag-blue screen or mag-incompatibility. Okay, so pwedeng-pwede yun. Basta kung mag-clone kayo, parehong chipset. Okay lang, hindi parehong memory. Okay lang, hindi parehong hard disk, example. WD sa kabila, tapos i-clone nyo sa Seagate, okay lang yun. Basta importante ka parehong chipset. Yun lang ang babantayin nyo. Okay? Bago tayo mag-umpisa, pa-shoutout pala kay Edmil. Okay, so si Sir Edmil ang nag-request ng topic na to. Isa to sa mga estudyante ko. So, si Sir Edmil ang nag-request nito. So, Edmil. Okay, so, ito na yung request mo. Okay, at isa din nag-request sa cloning ay si Sir Jason Migas. Okay, yan po si Sir Jason. Sir Jason, isa to sa mga estudyante ko. Isa sa magaling na estudyante. Okay, kayo. Sir Jason, ito na yung request mo. More power sa inyo. Okay, balik tayo doon. Okay, so ganitong scenario ang gawin natin. So itong 500 gig na hard disk ko ay meron tong laman na OS at games. So may mga OS, games at application na to. Okay, so may drivers na rin. So i-clone natin tong 500 gig na hard disk papunta dito sa Samsung na 250 gig ko. Okay, so yun ang scenario number 1 natin. So para makita nyo yun na yung malaking size ay pwedeng-pwede gamitin dito sa maliit na size. Basta hindi lang lalampas yung laman nito papunta dito. Okay? So ang pangalawang scenario naman ay i-clone din natin tong 250 gig na hard disk ko, Samsung, papunta dito sa Samsung din na 250 gig na size. So same size. So para makita nyo, at silang tatlo ay pare-parehong magiging appearance or laman. Okay, so yun ang gawin nating scenario. So sa pagkukloning, kailangan nating gumamit ng USB. So marami akong USB dito. So kahit saan lang. Hindi naman kailangan ng malaking size. Less than 1 gig lang ang kailangan kasi gagamitin natin, i-install natin dito ang Acronis True Image. Okay, so yun ang gagamitin natin pang cloning. So doon sa mga estudyante ko ay naturuan ko na to. So pero itong video na to ay para sa inyo para hindi niyo makalimutan. Okay, so gawin na natin. Balik tayo doon sa computer.